namin gagawing debate. At feel ko naman, alam niyo na tong debate na to dahil pakalat-kalat lang siya somewhere dyan. At sobrang trending ngayon nito. Meron tayong 5 questions. Lima? And depende sa inyo kung mag-a-agree kayo or mag-disagree. Pero kasi lagi yung mga babae tama eh. Ayaw. Bakit po kayo nandito kung lagi kami tama? Oo, tama! Yung mga tama nyo, imamali namin. Kasi pamimigyan natin sila ng benefit of the doubt. Yes. Kaya na natin ito, girls versus boys. Tama! Sa akin kasi, kung tunay na mahal mo yung tao, kahit pa yan mura o mahal, tatanggapin mo yan kasi mahal mo yun eh. Kaso nga, iba yung ano yung mga babae. Siyang kasasta niya, mahal, yan lang ba word ko? Miski, mahal pa yan o mura ibigay sa'yo. Okay lang yun eh, basta yung mga mahal ako eh. Tutunan yung mahal. Bigyan ka talang bait! 500 pesos na yan, pero bukas na mahal mo ako, tanggapin mo. Yun lang ba yung worth namin? Kumbaga, nagpa-plan ka na kasi ng marriage eh. So, nagsistart ka sa engagement ring. So, sa engagement ring pa lang, hindi mo mapakita yung worth ng hanggang sa dulo ng relationship natin. Bakit ka pa magbibigay ng 299 kung pwede mo namang ilimit na? So, parang nililimit mo yung sarili mo ng 299. Ay, may isang kumpleso ko para maging 309. Yes. Marriage na nga siya, so parang yun lang ba yung kaya mong gawin para sa akin? Agree ako sa naging choice ng guy. Kasi, yung again, di rin natin alam kung ano yung totoong kwento. Malay natin, may ipapabala siyang plano or may ipapabala siyang pinaglalaanan. Guys, hindi kasi lahat ng bagay nakapalibot sa relationship natin. So, nabasa ko na rin kasi yung statement ng guy sa post na yun. Unang-una pa lang, bakit hindi na lang diniscuss privately? Bakit kailangan pa i-post publicly? Problema nyo kasing dalawa yan. So, ang dapat nyong gawin is communication is the key. Mag-usap kayo. Nakita ko na rin statement ng guy na may pinaglalaanan pa siyang pamilya niya. Malay mo, may iba pa akong inasikaso bukod sa'yo. Tama. E di syempre, gagawin ko muna yung lahat ng makakaya ko as yung engagement ring na yun, as my promise to you, na pagdating ng kasal natin, kaya kitang buhayin. Oh! Ano yung sinasabi mo na madami kang responsibilidad? Bakit ka magpapakasal kung hindi ka pa ready sa commitment? Hindi ka pa financially stable, wala ka pang masyadong ipon para bumuo ka ng sarili mong pamilya. Ang dami mong responsibilidad. Ano, unahin mo pa yung mga responsibilidad mo kesa sa gagawin mong pamilya? Malamang! Diba? Where's the point in that, ha? Nagigets ko yung part na dapat ganto kesyo ganyan. Pero kasi, hindi ba dapat unahin mo muna yung sarili mo bago ka nag-decide na magpakasal? Ano yan? Para saan ng 8 years? Dahil ba, parang napilitan ka lang ba dahil 8 years na kayo? Kaya, nagbili ka lang ng 299? Hindi mo din alam kung ano yung ininvest nung babae sa 8 years na yon. Imaginin mo, babae yan, men. And nag-e-expect siya na kahit konting effort lang naman eh. Kasi a woman's dream is to get married with the person she truly loves. Hindi nila na-gets kasi English! Jaris! Hindi nga okay yung ginawa ni Marian Rivera kasi nga, kung ako naman siguro sa position niya, ganun din yung mafe-feel ko na parang maiiyak ako sa sobrang dami ng tao nagmamahal sa akin. Hindi naman yun OA. Siguro kung iban sa perspective naman ng hater na yun, kawawa ata sila kasi nga wala namang nagmamahal sa kanila. Wala nagsusuporta sa kanila. Kung wala pa nga ako sa ganung stage eh. So wala pa ako ganun sa ganung level eh. Pag naisip ko yung ganun, feeling ko na ma-overwhelm talaga ako sobra man.
Yun. Syempre agree din ako sa sinabi niya, hindi naman sa OA, 'di ba? Kasi dito tayo sa industry. Syempre lahat ng mga artista na lalaos or somewhat, syempre maiiyak din ako and I would feel the same. And sobrang nakaka-overwhelm talaga yung spot na yun kung ako nasa situation nung girl. For me, funny siya kasi syempre hindi naman siya sisikat kung wala siyang ano, napapasayang tao, 'di ba? Hindi naman siya magkakaroon ng viewers, hindi naman siya magkakaroon ng likes, ng followers kung wala siyang napapasaya. Eh bakit ikaw, 'di ba, natutuwa ka rin dun sa esophagus? Pero may other side kasi 'yon. Oo nga, like nag-spoken poetry nga siya, pero tama ba yung pagkakagawa niya ng ganung type? Like may mga, kung nag-aaral ka ng mabuti, 'di ba, may part sa atin na yung spoken poetry, bago yung gawin is dapat alam mo yung nilalaman nun. Nakakatawa ko yun. Kaya ano, at least alam mo ba yung esophagus? At least meron tayong learnings na ka, ano tayo sa pantog-pantog, sa selos-selos. O ano? O sige, anong klaseng learnings yun? Isang kalokohan, di ba? Learnings pa rin, kalokohan nga, nakakatawa pa rin. And if you don't want the content, just swipe up! And I thank you. Sige, sa akin dapat. Oh, dapat? Dapat umuwi na kayo! Hindi, kasi dapat. Umuwi. Dapat kukonsult nyo muna kasi yung magulang. Ha? Bago mapakasalan ang babae, kailan nililigawan muna ang magulang. Kung sasaktan nyo lang pala kami in the end, eh, hindi dapat talaga namin. Papasok na doon ang magulang, hindi kayo karapat dapat para sa amin. Hindi. Hindi dapat? Bakit? Kasi hindi lahat alam ng magulang. Yan! Ah. De, pero seryoso, depende talaga yan sa sitwasyon. Kung ayaw talaga sa'yo ng parents, wag ka naman mag-give up sa relationship. Wag kayong mag-give up kaagad sa relationship nyo. Kasi pwede nyo naman like parang i-work out, mag-work out kayo, work things out na parang mag-focus muna kayo sa career and gawin yung motivation yung ganong bagay kasi nga hindi naman sa lahat ng bagay na may gusto talaga sa inyo, may agree sa relationship nyo. Hey guys, that is it for today's vlog. Yes. Sana nag-enjoy kayo sa mini debate at kung meron ba kayo natutunan is okay yan. And thank you so much. Sana napasaya namin kayo dito sa vlog namin. And I hope to see you soon sa susunod na vlog na. And I hope to see you soon on season 7, guys. Yes! Dahil feeling namin malapit na ang season 7. Kaya naman sa mga hindi pa nag-audition dyan, mag-audition na kayo. Kaya naman, don't forget to like, comment, share, and subscribe!